Hello, good evening. Good evening sa atin lahat dito sa Canada. At good morning sa Pilipinas. Hello. Nandito ako mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan na makipag-chat sa inyo. At matagal ko na pong pinaplano na mag-share sa inyo kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa aming buhay, higit sa lahat sa aking anak noong pinanganak ko siya. Sabi ko, ano kaya kung ishare ko yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng aking anak. Kaya andito ako na malakas ng loob na makipag-share sa inyo. Dahil ito po'y parang testimony ko na rin dahil napakaganda po pag i-share natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. At ito po'y makapagbibigay ng inspirasyon or pagkalakasan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nung pinanganak ko po ang anak ko, marami pong mga challenges na nangyari na hindi namin inaasahan. Kasi alam natin mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, minsan ang alam natin ay maganda ang buhay natin. Pero mayroon din yung time, dumating yung mga panahon na hindi natin inaasahan na hardship sa buhay natin. Kaya sa gabing ito, isishare ko ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng aking anak. Nung pinanganak ko siya, yun nga, may nakita ng doktor at nurse na dalawang butas ang sa puso, sa heart ng aking anak. At siya po ay bagong panganak pa lang noon. Nung panahon na yun, talagang mabigat sa loob na tanggapin sa mga hindi inaasahan. So, 3 months old, kailangan operahan na ang kanyang puso. Kaya ang ginawa ko, ginawa naming mag-asawa, pinagkatiwala namin sa Lord ang buhay ng aming anak. Kasi noon, pinag-pray ko sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng isang anak. So, nung dumating ang aking anak at biglang may dumating na ganyang sitwasyon, parang ang dami kong tanong sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako kung nagtatanong ako sa inyo. Bakit nangyayari ito sa aking anak? Pero yung mga panahon na yon, alam ko na ang Panginoon ay hindi niya pinabayaan ang mga anak niya, mga nagtitiwala sa kanya. So, pinag-pray namin, pinag-pray ng mga kapatid, mga kamag-anak, mga kakilala, mga kaibigan, at sa pastor din na aming pinag-churchan dito. At nandun po na mga support din nila through prayers. At ganun din po sa mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas, mga kamag-anak sa Pilipinas. Sa gabing ito, isishare ko lang ito dahil alam ko na makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon din. Ang sabi nga ng Panginoon na siya ay dakilang manggagamot. Kaya doon ako nagtiwala na ang Panginoon nung panahon niya dito sa lupa, nung nag-minister siya dito, maraming mga sakit, mga milagro na ginawa, na pinagaling ng Panginoon. Yung kagaya doon sa John 5:8 na may matanda, hindi naman matanda, pero isang lalaki na hindi
siya makapag lakad at ang Panginoon ay pinagaling niya at nakalakad. Kaya nandun yung pananampalataya ko na pagagalingin ang Panginoon ang aking anak yung time na yon. Kaya napakabuti ang Panginoon dahil ang sabi nga, ang sabi sa Jeremiah 28 verse 11 to 12, sabi niya na ang Panginoon ay may plano sa isang tao yung hindi pa na ipapanganak dito sa mundo, ay may plano na ang Panginoon sa buhay ng isang tao. Kaya yung time na yon, alam ko na may plano ang Panginoon sa buhay ng aking anak. Kaya yun ang aking pinag-pray na pagalingin niya, successful ang magiging operasyon ng aking anak. Kaya yung time na yon, talagang nakikita namin na kumikilos sa buhay ng aking anak sa kanyang heart operation. Dahil nananampalataya ako na ang kanyang sinabi na ang isang tao, isang pinanganak dito sa mundo, ay may plano. Kaya nananampalataya ako na ang plano ng Panginoon sa aking anak ay napakabuti. Dahil sabi nga sa Jeremiah, at babasahin ko lang po, ito po yung isang pinaka-favorito kong word of sa salit sa ano niya, sa kanyang salita, ang Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you." Sabi ng Panginoon, "You will seek me and find me when you will seek me with all your heart. You will be found by you, declares the Lord." So yung panahon na yun, talagang sabi ko, "Lord, may plano ka sa buhay ng aking anak, na alam ko ang plano mo sa kanyang buhay ay maganda. Kaya i-keep mo siya, Panginoon, at bigyan mo siya ng second chance na mabuhay." Kaya nandun po na talagang napaka-successful po ang operasyon. Yung dalawang butas sa kanyang puso ay naayos, dahil mismo yung mga doctors na nag-opera sa kanyang puso ay namangha din. Dahil sabi nila, yung mga sitwasyon na to na mga heart surgery, sabi nila ay maraming mga proseso na hanggang makapag-recover at mga therapies ang mangyayari. Pero nung after surgery ng aking anak ay na pa-check up lang namin siguro twice lang, at nakita nila na talagang miracle ang ginawa ng Panginoon sa aking anak. Dahil sabi ko nga, yung mga doctors na nag-opera sa kanya, nung nakita nila nung after surgery, nakita nila na kakaiba ang kakaiba yung ano niya, pag recover ng kanyang operasyon. Kaya alam ko na alam ko talaga na ang Panginoon, ang kanyang mga salita ay kung ating i-keep sa ating mga puso ay magtatagumpay. At ang sabi nga sa salita niya dito sa Isaiah chapter 55 verse 11, sabi niya, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Kaya totoo nga,
mga kapatid, na ang mga salita ng Panginoon ay makapangyarihan po. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon at hindi po babalik sa kanya yung mga salita niya na na-confess niya or na hindi babalik sa kanya yung salita niya na walang mangyayari. Talagang may mangyayaring miracle sa ating mga buhay at ito po'y ma-accomplish. Ito yung salita ng Panginoon na talagang pinaghawakan natin na ang kanyang salita ay makapangyarihan. Kaya napakabuti po ang Panginoon sa buhay ng aking anak dahil ipinakita niya lang pala ang kanyang kapangyarihan sa amin. Kaya yun lang po ang aking maisi-share sa gabing ito. At alam ko at sana po itong share ko na ito ay makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon. Kung sino man yung mga nakakapanood ng aking video na to, kung kayo po ay may sitwasyon sa mga oras na ito na kagaya sa nangyari sa amin, sa aking anak, ito po'y makapagbibigay sana sa inyo ng kalakasan sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Panghawakan lang po natin ang kanyang salita dahil ang salita niya po ay makapangyarihan at siya po ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak at sa mga tao na mananampalataya sa kanya. So, mga kapatid, ito po lang ang aking ma-share sa gabing ito at alam ko po na nandyan kayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ito po ang aking ma-share sa inyo at God bless at keep safe. Bye!